Ang labis sa kasamaan sa Sodoma at Gomora. Nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel na paupo si Lot sa pintuan ng lungsod, pagkakita sa kanila'y tumayo si Lot at sinalubong sila. Nagpatirma siya sa harapan ng mga anghel. Mga Ginoo, wikan niya, inaanyayahan ko po kayo sa amin doon na kayo magbukas ng paa at magpalipas ng gabi. Bukas na ng umaga kayo magpatuloy ng paglalakbay. Ngunit sumagot sila, "Huwag na, dito na lang kami sa lansangan magpapalipas ng gabi." Ngunit pinilit niya ang mga ito, kaya sumama na rin sila sa kanya. Nagluto si Lot ng tinapay na walang pampaalsa. Naghanda ng masarap na hapunan at kumain sila. Nang matutulog na sila, pinaligiran ng malalaking taga Sodoma ang kanyang bahay. Lahat ng mga kalalakihan sa lungsod, bata at matanda ay naroon. Pasigaw nilang tinanong si Lot, "Nasaan ang panauhin mong lalaki? Ilabas mo at makipagtalik kami sa kanila." Lumabas si Lot at isinara ang pinto. "Huwag mga kaibigan, napakasama ng gagawin ninyong iyan. Ako'y may dalawang anak na dalaga, sila na lang ang ibibigay ko sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang gusto ninyo. Huwag lamang ninyong galawin ang mga lalaking ito. Mga panauwin ko sila at dapat ko silang ingatan." Ngunit sumigaw sila, "Huwag kang magkialam dayuan, sino kang magtuturo sa aming gagawin. Tumabi ka kung ayaw mong masaktan, nagigit kaysa kanila." Itinulak nila si Lot at tinangkang wasakin ng pinto. Ngunit hinalatak siya ng kanyang mga panauhin at isinara ang pinto. Pagkatapos, pinulak nila ang mga tao sa labas kaya't hindi makita ng mga ito ang pinto. Sinabi ng dalawang panauhin kay Lot, "Magmadali ka, isama mo lahat ang iyong mga anak at iba pang kamag-anak na katira sa lungsod na ito. Umalis na kayo rito, sapagkat gugunawin na namin ang lungsod na ito. Pinakinggan ni Yahweh ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma at pinapunta kami ni Yahweh upang wasakin ang lungsod na ito." Kaya't pinuntahan ni Lot ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak na lumpay at sinabi sa kanila, "Umalis na kayo agad sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lungsod na ito." Ngunit akala nila ay nagbibiro lamang si Lot. Nang magpangliwayway na, inapura ng mga anghel si Lot, "Magmadali ka, umalis na kayo ng inyong asawa at mga anak. Nang hindi kayo madamay ng pagkawasak ng lungsod." Nagatubili pa si Lot ngunit sa habag ni Yahweh, halos kaladkarin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Pagkatapos, isa sa mga anghel ang nagsabi, "Iligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o hinto sa labis. Pagtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay." Ngunit sumagot si Lot, "Huwag ko na puruon Ginoo. Napakarakin ng utang na loob ko sa inyo. Napakabuti ninyo at iniligtas ninyo ako. Ngunit napakalayo ng mga kaburulan. Baka hindi na ako makarating doon ng buhay. Hindi ba maaaring doon na lamang sa maliit na bayang iyon? O sige doon na kayo magpunta at hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Ngunit magmadali kayo, hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon." Maliit ang bayang iyon kaya ito'y tinawag na Suwar. Mataas na ang araw na makarating si Lot sa Suwar. Kapalamang pinaulanan ni Yahweh ng apoy at asupre ang Sodoma at Gomora. Tinupok ni Yahweh ang buong lungsod na iyon at ang buong libis
lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya't ito'y naging isang haliging asin. Kinabukasan, maagang nagtungo si Abraham sa dahong pinagtagpuan nila, Diyaw. Mula roon, pinanaw niya ang Sodoma at Gomora at ang buong libis. Nakita niyang tumataas ang makapal na uso na parang nagmumula sa malaking hoon. Nang kunawin ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi nawakilin sa kanyang isipan si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot. Natakot ni Lot na matiniswan, sila ng dalawa niyang anak na babae ay umakyat sa kaburulan at nairahang sa isang yungib tumul. Minsan, nag-usap ang magkapatid, tinabi ng nakatanda, wala nang natitirang lalaki sa daigdig. Matanda na ang ating ama at maaaring hindi na tayo magkaanak. Mabuti pa ay lasingin natin siya at ating isipinan para magkaanak tayo. Nilasingan nila ang kanilang ama ng gabing iyon. Nakalasingan ni Lot, hindi niya na malayang ipagtalik siya sa anak niyang panganay. Kinabukas ay sinabi ng panganay sa bunso, kagabi sumibing ako sa ating ama. Lasingin natin siya uli mamaya at ikaw naman na ang sumibing nang pariho tayo magkaanak. Nilasingan nila uli si Lot ng gabing iyon at ang bunso naman na ang sumibing. Tulad ng dati, hindi na malaya ni Lot ang kanyang pakipagtalik dahil sa kalasingan. Bunga nito, kapwa nagdalang tao ang magkapatid. Nagkanap ng lalaki ang panganay at tinawag niyang buwag. Kaya ang dinurok ng mga buwabita kayo. Lalaki rin ang naging anak ng bunso at tinawag naman itong Binaam. Kaya naman ang niluro ng mga Amonita ngayon. Thank you for watching. Please subscribe my channel and spread the word of God. God bless you all.